Sa punto pong ito, makakapanayam natin si Health Undersecretary Eric Domingo na siya rin pong OIC o Officer in Charge ng FDA, ng Food and Drug Administration. Magandang gabi po, Undersecretary Domingo. Ay, magandang gabi, Jessica. Magandang gabi po sa lahat ng tagapanood. Mm-hmm. Dederechuhin ko na po, no? Undersecretary Domingo. Bakit ho dun sa findings ng FDA, F5 of 39 lang? Gayong yung sa PNRI test na nauna po, sila po yung nag-umpisa ng lahat ng isyung ito eh. 15 of 17. Ang layo ho eh. Bakit po ganon, USEC? Opo. Well, unang-una po kasi magkaibang test yung ginawa. Ano yung aming pong test, ito po yung talagang standard na test na ginagawa po ng mga Food and Drug Administration sa buong mundo, yung pong permanganate oxidation test. Ito po yung talagang established po na test. Hindi ko naman po sinasabi na mali yung sa PNRI kasi posible naman po talaga rin yung kanilang test na radioisotope test na newly developed ay very accurate. Unfortunately, hindi po kasi namin alam yung resulta ng PNRI test. Hindi naman po binigay sa amin yung listahan kung ano yung tinest nila at kung alin ang bumagsak para ma-compare po sana namin dun sa aming test na available sa FDA. Okay, does it matter, USEC, kung magkaiba yung methodology? Gayong you're only testing naman for one substance, ito hong synthetic acetic acid. Sa naalala ko ho sa UP, no? May mga lab ho doon na you can easily detect kung anong mga substances sa meron sa isang produkto. Lalo na synthetic acid lang naman ito, pareho po kayo ng hinahanap din ng PNRI. So, what gives? Bakit magkaiba po yung resulta? Well, unang-una po hindi natin alam kung magkaibang magkaiba. No? Maaari pong dun sa lima halimbawa na positive naman, lima din sa kanila. At yung rating ng iba nila sa kanila, na sa kanila bagsak na baka mababa din sa amin. Ano? Ang pagkakailang, kasi hindi lang po natin nakikita yung data, hindi natin alam kung magkaiba sila. Pero the thing is, it's completely different po kasi siya na procedure. Ito po, parang yung oxidation ng permanganate ang tinetest niya. So, to indirectly see kung ano po yung acetic acid. Yung kabila naman po, yung radioisotope content po nung acetic acid naman ang tinetest niya para i-determine kung siya ay synthetic o kaya siya ay naturally occurring. So, kumbaga po, magkaibang paraan ng pagsukat yung ginagawa. Kaya posible po na talagang may konting difference, but we cannot discount the possibility na baka naman po may correlation din talaga kung malaman lang natin yung kanilang data. Okay. Ang tanong po ng laban consumer at ng marami pong tao ngayon, no, bakit hindi na lang po pangalanan lahat, pati yung 15 of 17 na lumabas na positive sa synthetic acetic acid ng PNRI? Bakit kayo pwede yung pangalanan yung lima, pero yung 15 na positibo sa test nila, hindi, gayong public safety ho ang at stake dito. This is a public issue, USEC. Well, hindi ko rin po alam, ano, kasi kahit po sa amin, hindi naman nila binibigay yung listahan ng tinest nila sa karingsulta bawat isa. Baka naman po kasi binavalidate pa nila yung kanilang testing procedure. Yung sa amin naman po kasi, kaya we are confident na yung pong lima na tinest namin, kasi binalidate po naman talaga ng laboratory natin. At dun sa standards namin, talagang nakita po namin na bagsak talaga sila, no? Dun sa examination at talagang synthetic yung kanilang acetic acid. But of course, the PNRI is free naman po to share their information with the public. Mm. Is it a matter of government bureaucracy? Porque yung PNRI po is under a different agency ho ba? O department? Kayo po, under DOH? Kasi pareho lang naman pong mga suka ito at pareho lang din po naman kayo ng hinahanap. So, wouldn't you recommend as USEC din po ng DOH na i-disclose na nila lahat po yung brands and just let the consumers choose kung anong gusto ho nilang bilhin na suka? Opo. In fact po, sumulat na po ako sa kanila last week na hinihingi po yung detalye at saka kung ano yung brands at saka yung resulta per brand na tinest nila. No? Of course, discretion po nila. Siguro, decision nila kung ibibigay po nila sa publiko o hindi. Pero siguro po, maaari naman nilang sabihin kasi sinabi naman po nila sa publiko na maraming ang brands na hindi na synthetic yung acetic acid sa kanilang test. Maybe the public has the right to know.
Okay. Nandun po kayo sa meeting, no, nung after po dinisclose ng PNRI yung results ng kanilang test, no? Nagkaroon ng meeting yung PNRI, and I know you were there yung as representative. Opo, may representative po kami sa FDA. Saka sa DA at sa PNRI. Opo. And then I remember na meron dong mga scientists who said na wala pang nakikitang ebidensya na masama ang synthetic acetic acid sa kalusugan ng tao. What was your reaction to that? Tama ho ba 'yon? Opo, totoo po 'yon, no. Wala po talagang wala pong health hazard ang synthetic acetic acid. In fact, vinegar dito po sa Pilipinas is classified as a low risk product, kasi po ang synthetic acetic acid, wala naman po siyang pinagkaiba sa naturally produced acetic acid. Yun lang the way it was produced, pero ang lasa pareho din po at ang epekto pareho din po. In fact, in some countries, pag po synthetic acid ang binibenta, nakasulat lang po sa bote, synthetic vinegar. Mm-hmm. Pero given na chemicals ho yan, at given din na napakarami naman nating prutas na pwedeng gawing suka, matutulungan pa natin yung ating mga magsasaka. Wouldn't the DOH just take a step further and say na dapat ito ang gamitin nating suka? Kasi ito natural, hindi ito chemical. Opo, ganun nga po. Kaya po natin sinabi itong lima na gumagamit ng acetic acid at sinabihan na po namin sila na kailangan i-recall ang produkto. Kasi sa Pilipinas po, sa pamantayan ng DOH at saka ng FDA, vinegar ay pwede lamang pong gawin from natural sources. Mm-hmm. Hindi po tayo pwedeng mag-register dito sa Pilipinas ng synthetic vinegar. When you register a product at sinabi niyong vinegar siya o suka siya, kailangan po ang kanyang pinanggalingan ng acetic acid niya ay through natural fermentation. Kapag po nakitaan natin na meron siyang synthetic acetic acid, adulterated product po ang kategori natin dyan sa Pilipinas at bawal po siya sa atin. Okay. Isa na lang po. Pasensya na ho kayo, USEC. But as FDA OIC, sakop po ninyo lahat yata ng mga produktong ibinibenta, no, kung ligtas ho ito for human consumption. Given po na may na-test nga ho ang PNRI na 15 of 70 na hindi pa natin nalalaman kung anong mga brands yan, wala ho ba kayong kapangyarihan to compel the PNRI to disclose publicly kung ano yung mga brands na yan? Kasi like I said kanina, ho, public safety, public health po ang at stake dito. Well, as a co-equal branch of government, wala naman po tayo. Unang-una po kasi wala namang public safety issue, no? Wala naman po kasi talagang masamang effect yung acetic acid. Ang problema lang po dito is mislabeling at saka misdeclaration ng produkto and selling a product that is not true to what it should be, no? Mm-hmm. Pero kung safety issue po kasi, walang compelling reason for that. As a co-equal branch of government, na nahihingi naman po namin, actually pati po ang Department of Agriculture, narinig ko po nananawagan na rin sa PNRI na kung gusto nilang i-share yung kanilang information para po naman malaman ng publiko. And of course, we want to work with them kasi para nga po ma-validate natin yung test, para malaman natin kung aling test ba talaga ang pinakamahusay para malaman ng acetic acid, kung synthetic o natural, para po magamit natin sa mga future registration ng mga produkto. Okay, speaking of other products, USEC, pati raw po yung mga delata na mga karne na galing sa mga bansa kung saan may ASF, yung African Swine Fever. Idi-disclose nyo rin daw ho, idi-disclose ng FDA. Tama ho ba yung nabalitaan namin, USEC? Opo, nakalista na rin po naman sa ating website yung mga bansa na pinanggalingan ng mga produktong ito. At meron din naman po tayong listahan, pero mahaba po yung listahan. We'll have it available din naman po publicly para malaman na. Basta mas importante pong tandaan talaga yung mga bansa po na pinanggalingan. Kasi mm-hmm. po, natatakot po talaga tayo dito. Hindi po, and this again po, it's not for human health hazard. Wala naman po problema sa tao. Ang kinatatakot po kasi natin dito yung security ng ating livestock industry at saka ang food security po ng ating bansa. Kung sakali pong makapasok ang swine flu dito, African swine flu, at papektuhan po yung mga baboy dito sa Pilipinas. Mm-hmm. USEC, baka pwede ho kayong mahingan ng words of advice sa ating mga consumer gayong balita ho ngayon, itong food safety and itong safety rin ng ating livestock, no, because of this ASF. USEC Domingo? Opo, no, ang hinihiling po natin, para po, kailangan po talaga sigurado tayo sa ating kinakain sa pamilya natin. Pagbibili po tayo, siguraduhin natin ang galing sa tamang dealer, saka registered po sa FDA. Pero dito,
talaga sa African swine flu ang hinihingi natin, ang pangunawa po ng ating mga kababayan, kasi ito po hindi lang kalusugan natin kundi kalusugan po at food security ng ating buong bansa. It's a very important issue at kailangan po magtulungan-tulungan tayo para to make sure na hindi makapasok sa Pilipinas po itong African swine fever. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Health Undersecretary Eric Domingo, na siya rin pong OIC ng FDA. Maraming salamat din po.